Hello mga Kawan Heart, isang magandang araw sa inyo, isang mapagpalang araw ng Linggo. God bless you all. Sana matiwasay kayo, saan man kayo ngayon naroroon, sa mga panig ng mundo, especially sa mga lahat ng OFW na sa iba't ibang bansa na nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Ingat-ingat po lagi kayo dyan mga Kawan Heart. Narito po uli ako sa inyo at muling bumabati ng isang magandang araw sa inyong lahat. Alinat, samahan nyo nga po ako dito sa pagtatabas ng malatilang kristalin. Ito po, ito yung mga kulay, iba-ibang kulay. Ito, hindi ko pa tapos siguro lahat ito sa maghapong ito na matatabas. Isang kulay ito, ibang kulay na ginagamit sa pangingisda. Ito nga pala yung pinagpraktisan ko gawin kanina. Artificial na isda. Ewan ko ano pangalang isda nito. Sa gumawa lang ako ng sampol para practice-practice lang para may magamit din sa susunod na mga buwan. Halina, samahan niyo po ako mga Kawan Heart sa aking pagtatabas. Shoutout ko na muna para magkalimutan ng lahat. Shoutout nga pala sa Richard Fishing Team, Richard Molina Fishing Team, at sa mga Kawan Heart ko dyan, Kawan Heart Family. Okay, Ma'am Rosyang nasa Taiwan, shout out. Shout out nga pala sa Rex Fishing Adventure, Era Fishing TV, Paak Fishing TV, Lemuel Alice TV, Wuhan Pa Jajan Fishing, Kuya Doms TV, Fishing World TV, Joseph Machon at Kapista. Shoutout sa inyo. Duar L Fishing Vlog, Tindib TV. Shoutout sa inyo at sa kay Master TV na Najud. Shoutout sa iyo. Bro. Shoutout din kay X Factor na Romblon at kay Sibuyan Adventures Adventure at sa lahat ng ating mga Kawan Heart dyan sa magpanig kayo ng Pilipinas na nangingisda. Sana'y makahuli kayo ng marami para may pambinta at suporta na rin sa pamilya ninyo. Sana ay malalaking isda ang mahuli ninyo mga Kawan Heart. Hindi ko na kayo may isa-isang shout out kasi marami kayo. Shout out na nga rin pala kay Ma'am Nicole Avila, kay Ma'am Heartstone, JJ ng One Heart Between, DJ Quera Quera, kay Idol Ripolix, shout out. Shout out nga pala din kay Tolorani Alisa at kay DJ Neverbrook. Shout out sa inyo dyan.
sa iba pang mga DJs natin na naka-on-air sa ngayon. Enjoy-enjoy lang po kayo. Happy tune-in at happy Sundays, everyone. God bless. Halina, samahan niyo na po ako. Start na tayo. Magtabas nitong crystalline na sobrang lapad, parang tila. First time kong nakakita ako ng ganito ka laking tila na crystalline. Kasi sa amin mga ka-one heart sa tingi-tingi na nabibinta sa amin sa probinsya noon. Ito nga palang crystalline na to, yun, ito nga nagagawa ng iba't ibang kulay ng isda, ibang klase na pwedeng gawin di sa mga marurunong natin mga mangisda dyan na marunong gumawa ng pamain. Shoutout nga sa inyo, hindi ko na rin kayo maisa-isa kasi hindi pa rin ako updated sa lahat ng mga vloggers nating mangingisda. Pero sinashoutout ko na rin kayo na lalahatin ko na lang para lahat ay meron. Natapon ko yung akin mga kuwan heart. Ito nga pala yung ginagawang para magkaroon ng August para igas yung crystal UV light resin para magkaroon sila ng buhay yung ginagawang artificial na isda. At ito yung pampa para madali matuyo UV light. Para madaling matuyo kasi medyo madulas siya, parang ilo hindi na iba sa ilo. Sige, mga ka-one heart, umpisa na natin ang pagtatabas nitong malatilang crystalline. Siguradong abutin tayo ng hapon dito mga ka-one heart. Samahan nyo ako habang kapalimpas ng hapon. Ito muna ang ginawa kong libangan kasi naabot na ako ng antok dito sa paggawa kong artificial na isda. Okay, mag-start na po tayo mga ka-one heart. Pero kasing saka lang magtatabas kapag gagawa ng pamain, bahala rin eh. Naisipan ko na lang magtabas na lang ng ganito. At least medyo hindi na ganong malapad. Saka medyo madali na rin makagawa ng pamain. Ganito palapad lang. Kasi parang kumot na rin. Lalayo sa kumot. Sobrang lapad. So, naisipan ko na lang. Kaya ako natagalan kumawang pamain kanina. Kasi magtabas pa ako. Tila. Itong crystalline na tinatawag na ito. Ayan po. Samahan nyo na ako. Ito lang muna ang ating mga video ngayon. Siguro sa mga susunod na video ko, medyo maganda na ang kwan. Lalabasan kasi mag-practice na tayo mag-gawa ng artificialized da. Medyo mahirap din mga ka-one heart. Hindi basta-basta sa tingin mo lang madaling gawin. Pero pag ginagawa mo na, medyo may challenge. Kaya kailangan more practice para ma-perfect natin yung gawang pamain.
mga tipisil na isda, mga kawanhod. Ganito ang buhay ng kawan, mangingisda. Kunting tiyaga sa paggawa ng pamain, sa pangingisda, wala may tiyaga. Kasi hindi agad-agad din nahuhuli yung isda. Pagpunta mo sa lawat, sisimutin mo na lang, ganun kabilis. Ngayon, maaarte na rin yung mga isda, mga kawanhod. Dati nung una, wala nang design-design ng pamain nun eh. Basta may iba-ibang kulay ka lang na hilahin sa mga isda, mga kawanhod. Makakahuli ka na ng isda. Ngayon, medyo millennial na rin yung isda eh. Wala, gagawa ka ng pampaakit talaga sa kanya para makahuli ka ng medyo magagandang isda. Kasi kung hindi ka makikipag sa palaran, pag-isip ng ibang kamalakaya ng pangisda, at gagamitin mo pa rin yung traditional fishing, medyo nakakahuli rin naman, kaya lang iba pa rin yung makakagawa ka ng artificial na isda, kung ano man yung klaseng kinakain nila. Tingnan mo lang yung bituka nila, kinakain nila ay dilis or mga tamban. Gagayain mo yung kulay ng kinakain nila para maakit sila, makahuli ka rin, para bawi sa gastos ng gasolina, pagod mo rin paggawa ng kumain, sa paglaon. Kasi dyan, mga kawan heart, maranasan mo pag naglalagad ka, init, lamig, maraming challenge sa laon. Hindi basta-basta. Kaya, napakaswerte nung iba mga kawan heart natin. Basta may pera, may isda na kagad. Kung makakap, pupunta ka lang sa palengke, ayun, mahuhuli ka na kagad na isda. Kaso nga lang, kailangan may pera ka. Pero kung walang pera, wala talaga. Medyo face tayo sa okay sana kung nagkakaroon ng jackpot na ulihan, sumalubong ka lang sa mga nangingisda, tumulong, sigurado mabibigyan ka naman ng pang-ulam na rin. Pero kung nandito ka sa siyudad, yun, pera-pera ang labanan. Karang-karang ka ng masarap na isda sa iyong pagkainan, makakabili ka. So nga lang, medyo kailangan ng budget talaga. Hindi kagaya ng ikaw mismo nang huhuli. Sariwa, tapat talaga yon. Wala kang hilo. Talagang cuts and cook talaga yon. Yun lang ang kagandahan pag ikaw mismo ang nanghuhuli ng isda. Siyempre, bonus na rin kung makakabinta ka. May panggastos na rin pamilya mo. May pangkain na rin kayo. Sa probinsya kasi, kailangan sipag ka lang dyan, lalo pag sa mga tabing dagat. Walang problema ang ulam dyan. Kasi, magtaga ka nga lang na ilang oras sa laot, sigurado, may pang-ulam ka na kahit paano. Pero pag dito sa sudat, ayun, medyo kailangan natin ng budget.
Kahit ako, bibihiran rin maka bili sa palengke kasi medyo mahal lang bilihin ng narin dito. Manila. Mahal din ng galunggong, mortulinga, kung ano man yung isang sa dagat na nahuli. Mortulinga, skipjack, tortuna. Talagang yung pagsahod lang. Paminsan-minsan na pag sinisipag, pupunta rin ako sa palengke, mamimili, pangulang. Pero dito sa Maynila, ang pinakamura talaga is yung tilapia. Kaso nga lang, tilapia is isdang tabang. Hindi gaya sa dagat na may ibang klaseng isdang mahuhuli. Yun lang kasi medyo mura dito sa mga kawanhag. Sa syudad, yung tilapia. Siyempre, mahirap naman. Yung tilapia, bangus lang lagi yung bibili mo. Kaya minsan, pag may extra tayo, budget. Kakabili rin ng katapan ng galunggong. Or tulingan. Kasi masarap paksiw yung tulingan, mga kawanhat. Siguro, relate din kayo sa paksiw na tulingan. Lalo yung mga taga-probinsya, labing dagat. Kasi sarap ng paksiw ng tulingan, tapos gagataan mo, lalagyan mo ng mga talbos ng malunggay, kamuti, kalabasa, sitaw, binataan. Ay, sarap. Siguradong wala, mapaparami na yung kain nyo, mga kawanhat, pag ganun. Maisganda daing or sinahin sa asin na tinatawag namin. Yan lang kagandahan na malapit sa dagat. Kasi pag dumarating kasi yung panahon ng tag-isda, talagang medyo marami rin nahuhuli sila. Talagang bawi rin sa gastos mga puhunan kasi medyo may puhunan din kailangan dito, mga kawanhat. Pang-isda. Kasi lalo ngayon, medyo mahal ang gasolina. Kaya yung pagkakaalam ko, yung dating mga digasolina ang makina, bangkang pandagat, ang ginawa na nila ngayon is diesel na, di krudo na yung makina nila para medyo tipid. Kasi nga, may time na nasisero ka rin sa talo pa sa panggasolina yung uli mo. Kasi may panapanahon na ako tamad kumain yung isda, dumawi ba? Kaya sa ganyan ng anak buhay sa pangin isda, dapat marami ka rin alam na pamalakaya kung anong diskarte para makasurvive din. Ang gagandahan nga lang sa probinsya nga doon ka, pre, medyo sariwang hangin, malinis na kapaligiran, mga pagkain, hindi na ganong lahat bibilhin kasi yung mga gulay nandiyan lang sa bakuran nyo eh, pwede mong tanim eh. E dito sa Maynila kasi, lahat dito bili, mga kawanhat. Siguro lahat naman tayo nag-relate dito. Mga nakarating na dito sa Maynila. Kaya pag wala kang pera dito, medyo gutom. Nakaranas ka rin ng gutom.
tataga kasa noodles, sardinas, yun ang karaniwang nagiging ulam ko rito. Hindi kagaya dyan sa probinsya, talagang lalo sa ating mga ka-one-heart dyan, mga isda. Marami tayong mga kababayan mga inisda dito sa Pinas. Iba't ibang uri ng isda na uli nila, talagang nakakamiss pa ganun. Kasi magsasawa ka kung anong klaseng luto ang gagawin mo. Lalo pag mga OFW kayo, may miss nyo yung buhay probinsya nyo, buhay Pilipinas, lalo sa Middle East kasi manok, karaniwan manok, manok lang dun, gulay, bihira lang siguro isda dun. Parang bihira din yata ang kumain ng mga rabo ng isda eh. Sabagay yung iba mga ka-one heart natin dyan na Pilipino, pag diok nila, ang ginagawa nila, nangingisda sila. Kasi na mas maraming isda pa sa Saudi. Pusit, alimasag, yun ang mga nakikita ko sa kanila, mga video. Mga almost Pilipino lang talaga yung mga matyagang nanguulis pagdiok nila. Nakakatuwa naman kasi malaking tipid na rin sa kanila yun, budget, dagdag na rin sa papadala sa pamilya nila. Yun lang, tsagaan lang eh. Tayo naman mga Pilipino matyaga sa mga ganyang larangan eh. Saan tayo makakatipid, gagawin natin lahat para lang makaipon, lalo yung mga buhay OFW, kasi alam naman natin ang buhay sa abroad, talagang maganda lang pakinggan kasi abroad ka. Pero sa katotohanan, ang totoo talaga is kahit marino din dyan mga buhay nila. Kaya pinagmamalaki ko pa rin yung mga OFW nating kababayan kasi araw-araw silang nagtsatsaga sa hirap ng trabaho para sa pamilya nila dito sa Pinas. Kaya sana yung mga nanditong pamilya na naiwan nila ay gamitin naman sa tama yung mga pinapadala nilang pera. Kasi hindi naman madali kitain yung pera dun sa ibang bansa, kahit naman dito sa atin. Kaya yung ibang mga kababayan natin na nangingisda dun, diok nila para makatipid ka rin. Ngayon, laking libre na rin naman sa kanila kasi pang alas pang isang linggo ng budget na rin nilang ulang. Kasi sa ganang marami na kaulis sila eh. Sipot, isda, kung ano yung pwede makain sa inaalaman dagat. Talagang kinukuha nila. Uli nila doon sa tabi yung pampang lang. Kaya napagmalaki ko pa rin yung mga kababayan natin, OFW na na-discarte. Nakakatuwa naman ang pagmasdan kasi sama-sama nga sila mga Pilipino doon nang uli. Nabang yung iba inibidyuan na rin nila yun, panghuhuli nila ng mga isda or pusit, alimasag,
sayang din kasi makipagsapalaro na rin sa mga kwan yung iba eh. Sa YouTube. Pre, parang remembers mo na rin naman kasi yun. Sa buhay mo, makapag-video ka ng ginagawa mo araw-araw. Parang diaries mo na rin yun eh. Buhay ko talaga at W ng mga kawahat tapos po sa akong bumabati sa inyo na laging pag-pray ko rin kayo na safe kayo dyan sa anong kayo naroon na kawan heart araw-araw kayong nakakaranas prepagod pakikisama sa iba't ibang lahi dyan nakakasama ninyo sa trabaho yung i-accept yung kultura nila God bless you. Sumasakit na yung aking likod. Kaya parang hanggang dito na lang din yung aking munang video. Sa mga susunod na siguro bukas tutuloy ko rin ulit ito. Ito pa oh. Marami pa. Kaya hanggang dito na lang. Sa susunod ulit nating pagkikita. Siguro bukas. Gagawa ulit ako ng video para dito sa continuous nito pagtatabas ito. Kaya nandito na lang ka one heart, ingat ingat po lagi kayo dyan, send mo kayo na error channel, huwag niyong kalimutan na i-subscribe ako, mag likes at comment para updated po kayo lagi sa ating video. Maraming salamat po, bye bye.